Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Science. Ang mga nagpapagalaw sa mga bagay ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa araling ito, inaasahan na matututuhan natin ang mga bagay na nakapagpapagalaw sa iba't ibang bagay at lalarawan mo ang galaw ng mga bagay. Pag-aralan at suriin ang mga larawan. Paano gumalaw ang bola sa halimbawang ito? Ang lakas o pwersa na galing sa kamay ang siyang naging daan para gumalaw ang bola at maipasa sa kalaro. Paano gumalaw ang lata sa halimbawang ito? Ang lakas o pwersa na galing sa kamay ang siyang naging daan para gumalaw ang lata gamit ang tsinelas. Maraming bagay ang nakahimpil o nakatigil na mananatili sa ganoong posisyon hanggang walang pwersa sa labas na gagamitin upang mapagalaw ang mga ito. Ang panlabas na pwersang ito ay isang tulak o hila. Gumagalaw ang mga bagay dahil sa nailaang pwersa sa kanila. Mas malakas ang pwersang nailaan, mas mabilis at malayo ang paggalaw nito. Maaring gumalaw ang mga ito ng pasulong o paurong, mabatak o maisiksik dahil sa pwersa. Pag-aralan at suriin ang mga larawan. Gumagalaw ang mga bagay na metal dahil sa magnet. Gumagalaw ang bangkang papel dahil sa pwersa o agos ng tubig. Gumagalaw ang mga nakasampay na kumot dahil sa lakas ng hangin. Dahil sa pwersang binibigay ng tao sa pamamagitan ng pagtulak, ang kariton sa pamimili ay gumagalaw. Dahil sa hangin, ang mga dahon ay gumagalaw. Napapagalaw ang upuan sa pamamagitan ng pagtulak at paghila. Tandaan natin, napapagalaw ng pwersa ang mga bagay. Ilan sa mga gawaing kaya kong gawin upang mapagalaw ang mga bagay ay pagtulak, paghila, paggamit ng magnet at pagtutupi ng damit. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Science, magandang araw!